So ito mga paps, welcome back to my channel again. Mayroon pa akong video kanina na po tungkol po sa isang bagay. So bago pa man, inutol ko kasi mga kaibigan dahil nagkaroke po ako dun. So pag i-upload ko yun kasi mayroong copyright problem. Hindi ko siya in-upload, so pinutol ko mga kaibigan. Pero yun po ay naka-upload doon sa Facebook ko. Mga Pops, halibi ngayon dito ng isang linggo mga kaibigan. Ito, oras ngayon, nahapon, gabi na po, alas 8 na po ngayon ang gabi, pero maliwanag pa po. Yan, meron na po lang buwan doon. Humid mga kaibigan, na magtatatlong linggo na. Sino po nakaalam sa humid mga kaibigan? Kaya ano po siya, kung nakasubok ka na po ng tuob, kung nakasubok kayo ng tuob mga kaibigan, ito yung studio ko eh. Ito yung studio ko, yung lawak na yan. Kung sino bang nakasubok ng tuob mga kababayan, yung magpakulo ka ng sa amin, sa Bisaya, totoo. Alagyan ng tubig, tapos pakuluan mga kaibigan. At pag kulong-kulo na, makatalokbo ka sa kumot. At yung pakulo, bagong pakulo, ilagay dito sa baba mo, dito. Yun po ang magpapawi sa'yo. Hindi siya makalabas ng init, mga kaibigan, nakatalokbo ka ng kumot. So, pawis. Segundo lang, pawis ang abuting ulo. Yan po ang humid dito mga kaibigan. Ganun. Yan yung sinasabing humid. So, ito, humidity. Malawak ang kumot na nakatalokbong sa'yo. Saan ka? Wala ka pong mataguan. So, ganitong oras mga kaibigan, ay humid pa rin. Pero hindi gano'n. Dahil mahangin, nakita po nyo yung kahoy. Gumagalaw po yung kahoy, mahangin. Pero mainit pa rin yung hangin. Kaya yung humid, hindi mawala. Nababawasan lang siya dahil mahangin nga. So, anyway, welcome back to my channel mga paps. At pagpatuloy natin yung nasimulan kong usapin kanina. Ito yung pahirap sa mga bayan. Kasi ang sa akin mga kaibigan, obey the rule, follow the law. Yun po yung akin mga kaibigan. Kaya lang, nakikita mo natin sa ating mga mata. Naibutas po ang batas na pinatupad ng Diyos sa Pilipinas. At ito ang himuto ko mga kaibigan. Hindi ko siya matanggap. So, ito ang himuto ko sa mga pagpatuloy natin, yung usapin natin. Panoorin nyo sa video. So, let's go! Jaya. Buta yung pangsuot ng rain shoes. Ito ang butas daw sa Bisaya mga kaibigan. Buta. Dalawa po ang meaning ng buta mga paps. Yung rain shoes at sa yung bulag. Kaya yung buta bulag yan sa Bisaya. Kaya rain shoes. Pag butas, mga butas, buslot ba buslot? May buslot ang ating batas. Ito, may nabasa ko. Piliin mo yung babaeng kahit wala kang pira, di ka pa rin iiwan. Yun ang dapat piliin. Browse lang ng browse mga kaibigan. So nakikita ko dito yung mga butas. Yung butas na sinasabi natin mga kaibigan ay apektado. Ako po, apektado din po. At ito po ay dedicated po lahat sa mga riders, motorbike riders dyan sa Pilipinas mga kaibigan. Trailing ito, trail po ito ang pag-usapan natin. Dahil ito po ay may kog na yan sa road safety sa lahat ng mga motorbike riders mga kaibigan. Doon nagsisimula yung butas na nakikita ko.
Kahit nandito dito po kami sa ibang bansa, mga kaibigan, ay nakikita namin kayo diyan. Hindi, wala na pong nakatago ngayon. Nakikita namin kayo diyan kahit na sa milya-milya kaming layo. We are here more than 5,000 kilometers away from the Philippines, mga kaibigan. At nagta-travel po kami ng 9 hours non-stop doon po sa Iri. Ganun po siya kalayo kami. Pero yung mga kaganapan dyan, seconds lang, alam namin, tell sa internet. So yung butas na marami po apektado, ito po yung ni-encourage ko po kasi yung mga nasa ating mga opisyalis sa gobyerno, kaibigan. Yung pong nangyayaring pandemic, nagugulo ang tao, nagugulo. Sobrang nagugulo. Pero yun po ay wake up call sa atin, kaibigan. Nakikita natin mga opisyal sa gobyerno, nagsisimba, mga kaibigan, pero nakatutok yung kamera. Nakatutok ang kamera, mga kaibigan, sa mga opisyal na nagsimba. Tapos ipopost ngayon sa social media yung mga pictures na nasa simbahan sila. Pero ang daming kamera, mga kaibigan. Ano po yun eh? Pakitang tao lang. Yung in-encourage ko kasi yung dapat yung mga official natin ay dapat hindi lang po yung mga libro ng batas ang basahin nyo, mga kaibigan. Isang libro lang po, dala na po ang lahat. Ito po yung Holy Scripture, mga kaibigan. Dapat alam din po ninyo yan. Nakaligtaan nyo, nag-iisang libro, hindi nyo nakabasa eh. Puro lang po kunwari. Pati yung 15-8, mga kaibigan. Mateo 15:8. Yung mga nagsisimba na nakatutok ang kamera. So yung hindi ko mong palabasin dyan, mga kaibigan, mambabatas natin, gumagawa sila ng batas, pero hindi sila gumagawa ng research kung yung batas na yan ay epektibo ba sa ating mga kababayan, kung saan lahat ng mga motor bike riders ngayon sabi niya yata, mga kaibigan, ay nagsasuffer dahil sa maling batas, mga kaibigan. May maling batas ba? Meron po. Merong maling batas. Ayan po, 2,000 years ago, nakasulat po yan sa Biblia na the law of man is the law of the unjust. 1 Corinthians 6:1, mga tops. 1 Corinthians 6:1. Pero kung ipaliwanag natin yan, mahaba pong istorya dahil hindi naman yun natin ang paksa. Ang paksa natin, yung mga maling batas na implement ngayon sa atin, sa Pilipinas, without prior research, mga kaibigan. At marami pong nagdudusa ngayon sa batas na yan, mga kaibigan. Mga na-accidente sa motor dahil sa barrier. Ulit-ulitin ko po, mayroon na po akong mga post yan dati, yung tungkol yun sa barrier. Sa ganung sistema na ang motor siklo ay lagyan ng barrier. You think big, kababayan. Dahil alam ko yung nagpanukala yan, hindi po rider. O baka alam lang niya yung salitang aerodynamics. Pero hindi talaga niya alam kung ano epekto niyan. Kung mga ikaw mismo ang tumakbo sa highway, mga kaibigan, na nakamotor. Sa mga 80, average lang po yung 80, mga kaibigan. 80 kilometers per hour, average lang yan sa motor. So patakbuhin mo yan, na may barrier yung motor mo, tingnan natin. Pag nakauwi kang wala kang bali, o hindi talaga gumagalaw yung motor mo. Dahil gumigiwang po yan, mga kaibigan, pag may mga nakaharang-harang yan sa motor mo. Lalo na po yung mga big bike, yung mga 500cc, pataas, mga kaibigan. Yan yung pagkabilis yan. Tumatakbo po yan ng 300 kph, mga paps.
So anyway, hindi po yan, hindi po yan design sa pang racing kasi yan, kaibigan. Hindi po yan design sa passenger talaga. Pero pag ganyan, ay gagamitin mo, pwede kasi din mag-backride dyan, kaibigan. Lalo na pag long travel, Manila to Bisaya. So maaaring dalawahan sila. Ah, ngayon, pina-implement nyo yung motorcycle barrier. Kung saan pupulutin yan, dalili pa rin talaga ng hangin yan, kaibigan. Yung motorcycle. Ngayon, marami nang nahuli na natikitan nung nagdusa sila sa batas na mali. Mali po yan, kaibigan. Bakit mali? Mo, asawa ko. Sa isang bahay, katabi kami matulog. Nagyayakapan kami. Naghahalikan pa kami. Tapos pag lumabas kami ng kasada na nakamotor, may haram. Ano yun? Isipin mo nga. Ano yun? Haharangan. Tapos yung isang official dyan na nagsabi na huwag tayong magmarunong pagdating sa pandemic. Game ako dyan. Huwag tayong magmarunong. Lalo na, hindi naman tayo doktor, mga kaibigan. Hindi tayo dapat marunong pagdating sa pandemic. Pero pagdating sa tricycle, motorcycle, motorbike riding, huwag ka rin magmarunong, sir. Dahil hindi ka motorbike riders, hindi mo alam yung aerodynamics. Nakakotsi ka eh. Huwag ka rin magmarunong dahil yung pagmumotor, hindi po yan bahagi ng pandemic. Ngayon, pinagdudusa nyo yung mga inosente. Kung ano-ano nung naisip nyo, puro lang kayo po mo eh. Pwede ba yan? Yung mayroon akong motor na 200cc, patakbuhin ko lang siya ng 15 km per hour. Ano yun? Anong kalokohan yun? Dahil pag pinatakbo ko siya dun sa average ng motor na yun, na 200cc, pinatakbo ko siya ng average sa speed niya, which is normally 90 km per hour, mga kaibigan. Tapos may barrier. Nandun na po yung hazard ng aksidente. Fatal accident. Nag-focus po yan ng fatal accident, mga kaibigan. Eh, masasabi natin na katangahan. Katangahan naman talaga, mga kaibigan. Biruin mo mag-asawa. Mag-asawa, magkasama. Nagsusubuan pa nga doon sa kainan. Tapos, nagyayakapan. Tapos pagdating sa kalsada, may haram ka na. Anong kagaguhan nyo? Ibig mo sabihin, pag nakasakay na silang dalawa sa motor, suspect na agad yung driver na may COVID. Ganun ba yun? Eh, magkakasama nga sila sa isang bahay. Suspect na yung driver. Kaya dapat may safety net yung backrider niya. Ngayon yung asawa niya rin niya naman yun. At bukod pa, malaking pagkukulang nyo dyan sa mga panukala nyo. Yung magkakapatid. Hindi couple yun, ha? Wala man akong narinig sa inyo yan. Yung kapatid kong, ay yung anak kong binata, yun ang nagdadrive ng motor ko. Ihatid niya yung kapatid niya doon sa isang lugar na kung saan. Siyempre, nangyari, may trabaho. Hindi pwede. Dahil wala kayong sinabi niyan eh. Nagmamarunong, hindi tayo nagmamarunong kung dating sa mga pandemic dahil ano po yan eh, kalusugan. Pagdating sa kalusugan, wala, hindi naman tayo doktor. Pero pagdating sa kasada, mga kaibigan, kayo ang magmamarunong dahil ang buhay ng mga motorbike riders araw-araw na sa kalsada, alam nila yung aerodynamics. Kahit pa yung nga eh, pag nag-uulan tapos nagpapayong yung backrider, pag biglang pinatakbo ng sira ang payong, mga kaibigan. Ganun po siya. Yun ang hero din ng Alex. Mga kaibigan. Kung nakikita po niya yung dulo ng mga rocket ship, mga shuttle, hindi po niyo naisip yan na ganun, bakit ganun ang itsura niya. Purpose yan sa aerodynamics, mga paps. Yun ang hindi niyo alam. Puro lang kayo pandemic eh. Hindi nyo alam yung ibang bagay eh.
Tapos kayo pa ngayon nagsasabi na huwag mong maroon. Di naman nyo failed yung pagmumotor. Di nyo alam yun. Dahil nakakotsi kayo. Ngayon kayo pa ngayon na magbigay ng batas kung sa ano na hindi naman nyo alam. Di nyo alam yung pagmumotor. Kasi mga motorbike riders araw-araw yun po ang sasakyan nila. Alam nila. Ihip ng hangin, mga kaibigan. Ito, normal na tumatakbo yung motor mo sa highway. Na walang hangin. Still, wala siyang hangin. Hindi naman, ibig sabihin, walang nang hangin na... Kasi hindi naman tayo makahinga pag walang hangin. Yung bang wala siyang... Iba kasi yung air at saka wind. Wind, blowing air yan, mga kaibigan. Yung wind. So wala pong blowing air. So umpisa nung tumakbo ka, pero pagdating mo doon sa kalitaan ng highway, kasi iba-iba yan, may ipo-ipo din na hangin, mga kaibigan, kung alam mo. Eh kung dumaan ka doon sa highway na mayroong ipo-ipo ng hangin, na umiikot yung hangin, anong mangyayari sa'yo pag may barrier ka, tapos ang takbo mo ay 80? Kasi normal po, speed 80, mga kaibigan. Bumababa lang yan siya pag nasa mga urban area, mga traffic. Pero sa highway talaga, 80, 60 to 80 kilometer per hour, mga kaibigan. Eh, anong mangyayari dyan sa barrier mo? Ano pa yung design? Mayroon pa kayong sinasabing laser cut na acrylic. Pero actually, kalokohan yan, mga kaibigan. Dahil mag-asawa, haharangan yung wala na silang magkalapit dahil nasa public, mag-asawa nga eh. Ano ba ang doon? Kaliwanag yun doon. Prevent the spread of coronavirus. Ibig sabihin, suspect na agad pang yung driver. Ano ba yun? Yung iniisip yun ba, lakihan nyo konti mga kaibigan. Mag-asawa, araw-araw nakakasama. Lalo na ngayon, may quarantine. Araw-araw nagkakasama sa bahay. Magkakasabay, magkain. Membro sa isang pamilya. Tapos, pag lumabas sila ng motor, suspect na agad yung nagdadrive. Na may COVID. Kaya kailangan, may barrier. Anong kalokohan yun? Yun po ang butas na sinasabi ko. Sino ba sa atin dito na manakaya ng motor? Mga paps na sumang-ayon dyan sa barrier yan. Sino? Kung concern kayo tungkol dyan, pwede kayong mag-thumbs up or thumbs down para makita natin kung ilan ang panig doon sa barrier na yan. At saka yung ayaw niyan, mga kaibigan. Yun, parang ginagawa nyo yung tanga, yung mag-asawa na makakasama sa isang bahay. Eh kung parehas silang nakatira sa isang bahay, at kung sakaling granting na parehas lang may COVID, ba't kailangan pang harangin? Eh parehas sila. What's for na may barrier ba, mga kaibigan? At kung granting naman na parehas lang hindi, what's for na may barrier eh pagdating sa bahay? Nandun na ano bang ginagawa ng mag-asawa normally sa maghapon na may quarantine, nandun yung buong pamilya. Siyempre magkakasabay kumain. Wala namang pag natulog sa gabi, magkakatabi. Bakit hindi nyo i-implement na may barrier pa rin yung mag-asawa sa pagtulog? Bakit sa paglabas may barrier na? Ano bang doon explanation nyo? Yung buong butas na sinasabi ko, mga kaibigan, hindi ko matanggap yan na lagyan ng barrier. Yung angkas, dahil passenger po sila, iba-iba po yung back rider nila, iba-ibang pasahero, maraming yung impost yan sa kanila. Pero sa pagdating sa mga private, ibang usapan yun, mga kaibigan. Dahil kung ako man, may motor ako, hindi naman din ako basta-basta magpasakay kung sino-sino. Siyempre, kasama mo rin sa pamilya.
At hindi ka rin positive basta-basta mo pa siya kay na hindi mo kilala dahil baka suspect mayroon din siyang infection ng COVID. So nandoon na yun. Mismo yung driver nag-iingat. Mga pops. Ikaw ba magda-drive ka? Pasakay ka ng pasakay kahit hindi ka naman passenger, pasakay ka ng pasakay na kahit sino. Ganun ba ang impression nyo pagdating yan? Kaya kailangan may barrier. Sa pandemic natin, kailangan mag-iingat din po tayo, talagang mag-iingat. So hindi ka po pwede magpasakay ng pasakay ng kung sino-sino lang. Yung isasakay mo dyan, siyempre kasama mo sa pamilya na araw-araw mo nakakasama sa bahay. Anong dahilan? Bakit may barrier? Paki-explain deeper. Laliman yung konti kung paano ninyo na imungkahe na may barrier, eh makakasama nga yan sa pamilya. Ang katuwiran is prevent the spread. Bakit prevent? Eh magkasama nga sila eh. Ibig sabihin, suspect na yung nagda-drive. At yung victim, yung back rider, ganun ba yan? Eh pag-uwi sa bahay, kalokohan naman yung mga isip nyo. Mali po yan. Yung sinasabi kong butas, mga kaibigan. Tapos ngayon, may na-aksidente. Ang dahilan, yung barrier. Ngayon, umpisa na ang hulihan. Maghulihin yung walang motorcycle barrier. So, nagtitiis yung mga inusinti, mga kaibigan. Dahil sa mali ninyong sistema. Mali yan, mga kaibigan. Parang lumalabas na nagiging tanga tuloy tayo. Pagkasama sa pamilya, paglabas, bayharan nyo. Only in the Philippines. So yun po, nakikita kong butas. Mayroon po akong sulat na ginawa niyan, tungkol dyan. At saka may video pa rin po ako na ginawa dyan. Mayroon din po ako sa YouTube. Kasi ano eh, hindi ko matanggap na ganun ang sistema. Biruin mo, nasa loob ka ng bahay, akbayan mo yung misis mo. Tapos, kumain kayo, kakatabi kayo. Subukan mong lumabas ngayon sa kalsada na nagsakay kayo ng motor. Huhulihin kayo pag walang barrio. Ano yun? Paano nyo naimungkahi yan? Mga barangay, mga government official natin, paano nyo nasabi na kailangan may barrier? Yung angkas, nila isang kumpanya po yun na passenger motorcycle. Yun dapat ang tikitan ninyo. Kasi iba-iba ang mga pasahero nila. Dapat safety nga yung back rider nila dahil mga passenger nga kasi yun. Pero sa mga private, mga kaibigan, hindi na kailangan yun dahil kasama mo sa bahay yun eh. Halos sabihin nyo lang na balutin nyo ng ducting tape yung pasahero mo. Parang ganun ang sistema ang sabihin nyo. Kasi pag barrier, nakakaharang po kasi yan sa hangin, mga kaibigan. Tapos tumakbo yung motor mo. Ano eh, istorbo. Yung barrier, napupunta doon sa pasahero. Nagaganon ka yung pasahero. So, nakaganon ka na, nakatingkayad na yung pasahero mo dahil naitulak ng hangin eh. Hindi naman pwedeng kung talagang super tibay yung barrier na yan. May apektuhan naman yung takbo ng motor, mga kaibigan. Eh, ito naman, nagsasuffer dahil dyan, eh, magkasama sa pamilya. Di ba isang kalokohan? Tapos magsasabi pa na huwag kayong magmarunong. Pagdating sa pandemic, huwag kayong magmarunong. Dito tayo nagmarunong sa pandemic, mga kaibigan. Dahil hindi naman tayo medical staff. Wala naman tayong background sa medisina. Ang pinagmamarunongan natin, yung mga bagay na pinakalaman nyo, no? Kayo naman ang walang alam. Tapos kami ang iniipit ninyo. Kami ang iniipit. Mga motorbike riders na ang sinasakay, siyempre nag-iingat ang bawat isa dun sa buong pamilya. Kasi alam naman natin, pag isa sa pamilya ay meron,
suspect na po rin yung iba na nasa loob ng pamilya, mga kaibigan. So, kanya-kanyang ingat yan, mga yan. Hindi yan basta nagpapasakay ng kung sino-sino sa motor. Motor, ha? Tingnan mo yung hindi mo naisip. Mag-kasintahan, mag-juwa, o mag-asawa, nasa isang bahay, naglalambingan, pagdating siya nalabas, may suotan ng mask, may barrier pa yung motorsiklo. So, yun po ang himutok ko pagdating sa motor na bike riders. Parang nagigipit tayo sa batas na yun. Remember, 1 Corinthians 6:1, mga kaibigan. So, I encourage mga mababatas natin, magbasa din mo kayo ng Biblia. Hindi lang po yung libro ng gawa ng tao yung babasahin nyo. Kasi nandoon po yung pinakatunay na karunungan, mga kaibigan. Yung totoong wisdom, nandoon po sa scripture. Yun po akong sinalihan na group. Ito po yung international group, mga kaibigan. Na kung saan, hindi naman sa nagmalaki, pero tumagal ang tumagal. Minsan na-mute ako for isang buwan yata yun, na-mute. Hindi ako pwedeng mag-comment o kahit ano doon sa group na yun, mga kaibigan. Ito po yung Bible group. Yan, natapos yung one month na nag-mute sa akin. Pwede na akong mag-comment. Pero ang ginawa nila, binalak na ako, hindi na ako pwedeng mag-post. Kasi wala na pong napapahiya na sila ng gusto, kaibigan. So nasa comment na rin na lang ako. Nasa comment section. Bakit? Nagbabasa po tayo, mga kaibigan. Alam natin yung sistema. So, ibig sabihin, doon sa pagbabasa, marami po tayong makukuha na impormasyon. So hindi lang po doon sa libro na binabasa nyo. Kaya kayo nagiging abogado, kaya kung ano man ng naabot nyo ngayon dahil sa mga reference sa mga libro binabasa nyo. Mas lalo ito ngayon, mga kaibigan. Dahil taburan pa kayo ng iba't ibang mga libro ng karunungan na sinasabi nyo. Hindi po yon nagbigay ng salvation sa iyong kaluluwa, mga kaibigan. Hindi, ito lang nag-iisang aklat na ito na nakaligtaan yung basahin. Pagka kayo nagsimba, may daming kamera na katutok. Kalokohan po yan, mga kaibigan. Matthew 15:8. So, encourage sa mga bata sa magbasa din po kayo ng Biblia. I do believe na malapit na talaga yung paghukom. Hindi po kayo pinipilit na maniwala doon. Pero yun po ang akin, mga kaibigan. Kaya naramdaman ko eh. Ayon din po sa biblical year prophecy. Dito na po tayo sa last days, mga kaibigan. Dahil yung mga prophecy nakikita na. Observable evidence na nakikita natin ng mga sinasabi na mga palatandaan ay naganap na, mga kaibigan. So, samantala, yun lang muna mga paps. Sabahan tabayanan nyo mga susunod nating mga video. So, hindi po tayo maka mga gala kung saan man. Mga chika muna na yan. Mga chispis lang muna tayo, mga kaibigan, na may kabuluhan. Anyway, this is Jubit from Saudi Arabia. Have a nice day.